Ilang dating office jobs ang pwede nang gawin sa mga bahay lang para iwas traffic at gastos. At pwede rin maging freelancer para ikaw ang boss. Hindi problema ang opisina dahil mura ang renta sa mga nauusong co-working space. Noon, office assistant lang. Ngayon, meron na ring virtual assistant. Ang tutor, may online version na rin. Gayun din ang data encoder. At ang mga makabagong trabaho niyan, sa bahay lang ginagawa. Welcome to the age of work-at-home jobs. Dati kasi ang concept natin ng work ay you go to a place na merong building, may opisina. Dumating ang panahon na it's possible na dadalhin ang trabaho sa loob ng bahay. Iwas traffic at pamasahe kaya pabor sa empleyado. Pero pati pala employer nakikinabang. Less office space at iba pang gastos tulad sa kuryente. Nakakabawas sa overhead cost ng company. Convenient sa empleyado. Sa latest data ng recruitment site na Job Street, umabot na sa 5,000 ang may work-at-home jobs sa Pilipinas. Malaya rin sa corporate setup ang mga raketista o freelancer o yung hindi empleyado at nag-aalok ng serbisyo sa mga kumpanya. Sa freelancer website na Upwork, meron ng 2 milyong rehistradong Pinoy. Tamang-tama sa kanila ang mga nauusong co-working spaces o yung mga lugar na maaaring pansamantalang upahan ng mga freelancer kada araw. Co-working space works like basically like a cafe, pero you spend the whole day there. You get coffee, you get wifi, you can print. It's an office environment that you rent out for one whole day. They wanted to attract young creatives like us. Any startup group that doesn't have a space yet, doesn't have the capital to spend on actual rent. Bukod sa mas mura kumpara sa kung kukuha ng office space, I also met new people. Yung network ko parang mas sumalaki as a freelancer. And it really helped me a lot. In terms of conventional office spaces, we're in mostly in a cubicle. In co-working, we get to be connected to different people. It's more of a community. Pero kasabay ng pagdami ng mga oportunidad at pasilidad, umuusbong naman ang mga problema at hamon sa mga freelancer, gaya ng regulasyon sa kita, pagbabayad ng buwis, at kawalan ng representasyon ng mga freelancers sa bansa. How do you organize them? In some countries, parang katulad ng mga guild, they negotiate. Karamihan ng mga freelancers, they are on their own. Some are well compensated, probably some are not compensated. Paano yung rules of engagement?